Dinadakila, sinasamba ang iyong banal at makapangyarihan ng pangalan. Nagpapasalamat kami, Ama, sapagkat sa gabi nito, kami nakakapagod sa iyong presensya. Salamat sa pagkalat mo sa bawat isa. Salamat sa ministeryo. Salamat kami naglilingkod sa iyo, Ama. Dalangin ko, Ama, sa gabi nito, kumilos ka po may kalakasan at matusap ka sa bawat isa sa amin. Gamitin po ang iyong lingkod, mightily, boldly, and powerfully. Kasama po ang iyong mga taong. At Diyos, dalayan ang puso na doon ang iyong kandang mga problema. Ang mensaheng ating pagsasayo. Tinatin ang Panginoon, may gagawin ka sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, Nakita niyo na po. Mark 23.
kung mga walang Biblia yung mga isulat na. Mabek. Isulat, Mark 3. Mark 3, verse 1. Sabi ko rito ng Bible, matulog po kayo. Pag-uwi ni Jesus, muli nilang katipon doon ang napakaraming tao. Kaya hindi na sila nagkaroon ng pagkakataong kumain pa. Nang nabalitaan yun ng kanyang mga kamag-anak, pumunta sila roon upang kunin siya. Dahil maraming nasasabi na siya'y nasisiraan ang pag-ibig. Sinasabi naman ng mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem, sinasabihan siya ni Belzebul. Nakapagpapalaya siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. Dahil dito, kinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talihaga. Sabi niya, paano mapapalayas ni Satanas ang kanyang sarili? Kapag naglalaban-laban ang mga mamamayan sa isang kaharian, mawawasak ang kaharian iyon. Kapag naglalaban-laban ang mga kaanib ng isang sambahayan, magkakawatak-watak ang sambahayan iyon. Kaya hindi naman, kapag kinalaban ni Satanas ang kanyang sarili at nagkakabahabahagi ang kanyang mga kampon, hindi siya magtatagal at iyon na ang kanyang magiging wakas. Hindi maaaring pasuki at paglakawan ang bahay ng isang taong malakas. Maliban tapusin muna niya siya kapag siya ay nakagapos na sa kapalama. Mapagnanakawan ang kanyang bahay. Tandaan ninyo ito. Maaaring patawarin ang tao sa lahat ng kanyang kasalanan at paglapastangan. Ngunit, ang sino mang lumapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran. Sapagkat siya ay nagkasala ng walang hanggang kasalanan. Sinabi ito ni Jesus sapagkat sinasabi ng mga ito na siya'y sinasaktian ng masamang espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Tumayo sila sa labas ng bahay at ipinatawag siya. Nang oras na yun ay maraming tao na paupo sa palibot ni Jesus. May nagsabi sa kanila, nasa labas po at naghihintay ang iyong ina at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae. Sino ang ina at mga kapatid? Tanong naman ni Jesus. Dumingin siya sa mga nakaupo sa palibo at sinabi, ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ang aking mga kapatid at aking ina. Mga kapatid, kung nasabi ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Sabihin natin, welcome! Holy Spirit, take over in my heart. Hindi na po kayo maupo sa lahat ng presensya sapagkat ay sinunod ang oras niya.
Nazaret. Kaya po noon,
Nung siya'y nangangalang nasa po ay nag-stay na doon sa kapel na yung po ay tabindagan. Pagkatapos po doon sa lugar na yun, sabi nito, pakinggan niyo. Pag-uwi ni Jesus, ang inuwi ang po niya yung kapel na po. Sabi mo, muli, nag-atipon doon ang napakaraming tao, kaya hindi na sila nagkaroon ng pagkakataong kumain pa. At ang mabalitaan yun, ng kanyang mga kamag-anak, pumunta sila roon sa kapanahon upang kunin siya. Bakit? Kukunin ang kamag-anak sa Jesus. Bakit? Dahil maraming nagsasabi na siya'y nasisiraan ng pag-ibig. Yung mga kamag-anak nyo, baka sinasabihin lang kayo kayong mga nasisiraan ng pag-ibig kapag kayo nagsasasayaw sa ganito. Kapag kayo ay pumapalapak at tumatawa at ano mo. Kasi iba yung charismatic sa mga conservative. Yung mga conservative, ayaw nang nakihinaan ka. Yung mga conservative, ayaw nila nang pumapalakpak. Ang mga conservative, pag nagdarasan ang ganda. Pero sa charismatic, pumapalakpak tayo, mataas ang kamay, at sumisigaw, at sumasayaw. Kasi yun ang nasa sa Biblia. Isang mga conservative, sabi sa Biblia. Actually, sa Biblia, si Mama Mary ang unang-unang naging charismatic. Siya yung unang-unang pinuspos ng Espiritu Santo. Kaya, si Mama Mary, di ba, nung siya'y puspusin ng Espiritu Santo, siya'y umawi. Alam niyo yung awit ni Mama Mary. Di ba, nung siya ay nagpuspos, dadalhin niya ang ating Panginoon sa Kristo, sabi niya, ang puso ko'y nagpupo. Yun yung awit ni Mama Mary. Dahil siya ay unang-unang charismatic. So, ganun po tayo, mga kapatid. Kaya, huwag kayong matatakot, huwag kayong mahihiya, at huwag kayong magugulumihanan. Kailangan ibigay nyo ang the best at sayawin ang sila. Amen po ba? So, pumunta yung mga kamag-anak ni Kristo para kunin siya dahil ang balita si Jesus ay nasisiraan ng mali. Pagkatapos yung mga tagapagturo, the scribe and Pharisees, ang sabi naman sa kanya, si Jesus ay inaalihan ng demonyo. Sino lang yung naniniwala kay Jesus? Yung may pananampalataya sa kanya. Yung mga sumusunod sa kanya, yung mga pumupunta sa kanya. Kaya sabi natin kanina, our topic is the will of God leads to unity. Isila mga tagpagturo, describe and policies, unity ba yung kanilang dinadala? Hindi. Nagkakabahabahagi, sabi ko sa gospel. Nagkakabahabahagi sila. Bakit? Sapagkat nai-insecure sila sa ginagawa ni Jesus. Bakit? Eh si Jesus nagpapalayas ng demonyo. Pinapalayas ni Jesus yung mga demonyo, yung lahat na masamang espiritu at nagpapagaling ng lahat ng may sakit. O anong tingkat sa kanya ng mga leaders ng simbahang Judaismo? Hindi po yung katulad ng simbahan. Yung tinatla ni Kristo ng simbahan at siya'y dumating at nagkatawang tao, that was the religion of Judaism, the Jews, ang relihiyon ng mga Hudyo na tinawag na Judaismo. Ang tawag sa kanilang mga religious leaders ay saserdote, mga pari. O hindi lahat ng pari, katuloy mo pari. E pag nanay natin na kayo, nagkakasal ng mga parehas na natin, parehas na babae sa Facebook na alam mo yung katuloy mo pari. Dahil hindi lahat ng paring ay katoliko. Mayroon mga ibang paring, tinatawag paring sila, pero hindi naman sa simbahang katoliko.
Ang mga pahin natin si Iba, patuloy ko, mababalik yan. Mga nag-iwitin magpakabanal tulad natin sapagat yan ang aral ng Panginoon. Magpakabanal kayo sapagat ako na tumawag sa inyo ay banal. Amen! So, tinan nyo, sila po yung mga leader ng religion jeloismo sa halip na unity. Di ba, Iben? Pagkakababago, sabi nito, dahil dito, sabi ng mga religious leader, sinabi naman ang mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem. Sinasabihan siya ni Bilsibul. Si Bilsibul po, yung prinsipi ng mga demonyo. Kaya huwag kayong papayag ang pangalan ninyo ay si Bilsibul. Baka mamaya dahil sa kakulangan ng kaalaman, ipinangalan sa bata si Bilsibul. Yung po'y pangalan ng prinsipi ng mga demonyo, si Bilsibul. Parang ako na sabi, sabi nito, sinabi ng mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem, sinasapian siya ni Bilsibul na mapagpapalaya siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. Si Bilsibul yung pinuno ng mga demonyo. Sipin mo, i-analyze yung sinabi. Si Kristo daw ay nagpapalaya ng mga demonyo dahil sa kapangyarihan ng pinuno ng demonyo. So, ibig sabihin, kung pwede ba yung magpalaya yung demonyo sa kapwa demonyo? Hindi. Kaya po, kapag kulak o krista, hindi natin alam isa yung sinasabi natin. Ano sabi rito? Makinig tayo ha? Sabi na rito, sabi ng Panginoon, paano mapapalayas ni Satanas ang kanyang sarili? Sabi ni Jesus, kasi ang bintang sa kanya, siya'y inaalihan ng mga demonyo ni Bilsibul at nagpapalayas ng mga demonyo. Eh si Bilsibul na kayong demonyo. Kaya sabi ni Jesus, paano napapalayas ni Satanas ang kanyang sarili? Kapag naglaban-laban ang mga mamamayan sa isang kaharian, mawawasak ang kaharian yun. Kapag naglaban-laban ang nakaanib ng sambahayan, magkakawatak-watak ang sambahayan yun. Gayon din naman anya. Kapag kinakalaban ni Satanas ang kanyang sarili at nagkakabahabahagi ang kanyang mga kampon, hindi siya magtatagal at iyon ang kanyang magiging wakas. Amen. Iyon ang kanyang magiging wakas. Because division is not from God. Ang pagkakabahabahagi ay hindi galing sa Diyos. Amen. Sabi ng John 10:10, di ba? Ang magnanakaw sa Satanas ay naparito pang magnanakaw. Nakawin ang inyong happiness na mag-asawa. Nakawin ang inyong joy. Nakawin ang inyong mga ipinundar. Nakawin ang inyong good health. Nakawin ang inyong strength and power. Naparito niya ang demonyo pang magnanakaw mag-wasap. Wasapin ang inyong mga relationship. Wasapin ang inyong mga pagkakaisa. At ang sabi ron, at tumatay. Ang sakit po, hindi niya dapat hinamahal dahil yan ay ligalig sa Diyos. Pero minsan ang sakit ay ginagamit, inaalaw na mangyari sa atin para tayo'y maging matagumpay at manatiling tapat kay Howard Elson. Masasakit na nararamdaman ko, ino-offer ko sa'yo.
Pero huwag mong sasabihin at huwag mong aampinin ang hindi sa inyo. Pero huwag mong sasabihin, may high blood ako, may cancer ako. Ina-aampin mo, ina-aampin mo ang hindi sa inyo. Sabi mo ngayon, dapat sabi ng Biblia, ang lahat ng sumampalataya, Mark chapter 16, from verse 15 to the following verses, sila ang nanalig sumampalataya kay Kristo na bautismuhan ay may taglay na kapangyarihan magpalayas ng mga demonyong sakit. Demonyong kahirapan, lahat ng kadimonyohan ay pwede namin magpalayas sa pangalan ni Jesus. Kanya-kanya. Kami hindi kanya-kanya. Dahil parents, sila
magulang sa kanyang pamilya na dapat lagi nagkakaisa at sama-sama. Number one, na pagkakaisa. Number one, hawak sa baliwa. Baliwa. Baliwa ko'y kumigin mo. And that unity, mga kapatid, is a unity that is built on truth and goodness. Pag sinabing truth, katotohanan, pag sinabing goodness, ay yung mabuti. At tandaan niyo po, hindi lahat ng mabuti ay tama. Kaya ang truth, ibig sabihin tama, at goodness, ibig sabihin mabuti. Kailangan magkasama, hindi pwedeng pag-ibalain ang tama at mabuti. Pero ito ang sasabihin ko sa inyo, lahat ng tama ay mabuti. Pero hindi lahat ng mabuti ay tama. Amen. Dalo na yung laging tumataya sa loto, naku, baka mamaya may tama kay Lord. Dahil hindi yun ang gusto ni Lord. Amen? Kaya nyo dapat tayo kumaka, hindi sa alok ng mundo, sa alok ni Kristo. God will supply all our needs according to His riches and glory. Sabi ng Philippians chapter 2, verse 19. Philippians chapter 4, verse 19. Wala po sa Biblia na Lord will supply all your needs. Wala po sa Biblia. Because that is by us. Yan ay sugal. And the number by us is God's not. Hindi po. Remember, by us, brothers and sisters, that is against the will of God. Amen po ba? Sabi mo, ganito, by us, ganito. Nung naging sikat si Vice Ganda, tumakang bakla. Kasi yung nagtatako eh, lumanta. Kasi napropo sa social media. Noong dati, ang magulang, pag ang anak nila ay ganun eh, minsan dinadala pa sa dagat. Inulungan mo sa dagat at sila ginagat. Ano? Patang na? Hanggang sa inyo sumasagot ang dagat, ninulungan mo. Ano? Pakain ka na laki! Sige na po! O diba? Eh ha? Pinagmamalaki na. Tandaan niyo po, we respect them. Ating respeto sila, pero remember, ang minikha ng Diyos ay babae at lalaki. So, we respect those people, but iniimpor ko lang that it's not the will of God. Dahil ang kalooban ng Diyos ay nilikha babae at lalaki lang, at walang nilikha ang Diyos na alanganin, at walang nilikha ang Diyos na mga bubo at walang alam. Lahat ay may katalinuhang taglay ang mga nilikha ni Yahweh sila. Amen po ba? So, unity, that's built in truth and goodness. Katotohanan, tama at mabuti. Sabi ko ng verse 23 and 27. Sabi ko ng Bible sa verse 23, sabi niya rito, dahil dito, pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. At ang sabi niya, paano mapapalayas ni Satanas ang kanyang sarili kapag naglaban-laban ang mga mamamayan ng isang kaharian, mawawasak at kaharian yun. At kapag naglalaban-laban ang mataanig ng isang sambahayan, magkakawatak-watak ang sambahayan yun. At gayon din naman, kapag naglaban-laban si Satanas
magtatagal at kina ang kanyang magiging wakas. Amen? Kaya anong gusto ng Panginoon na pagkakaisa? Yung nakaakibat sa katotohanan at sa mabubuting gawa. Ha? Truth and goodness. Yung tama at mabuti. Amen. Baka sabihin mo, ay tama naman yan, anak. Okay lang yan, para magtayo ka ng Panginoon. O, ikinusinti mo, ano? O, para mo yung ano, gustong-gusto ng marami, dahil mahit, hindi maganday ka lang pagsasama ng asawa, gusto na magkahiwalay, kaya sinay, go on sa divorce. Hindi po sa Diyos yan. Divorce is not from God. Gawa po ng kaawa yan. Sapagat po lang sa pagsabi ng Panginoon. Kaya lang pinayagan ni Moses na magkaroon ng paghiwalay na gano'n dahil sa katigasan ng inyong mga ulo. Pero simulat sa pool, mahal kita, nalala. Simulat sa pool daw, mula pa ng umpisa. Pinag-isa na ng Diyos ang mag-asawa at walang pwedeng magpahiwalayan. Hindi pwedeng paghiwalayin ng sino mang tao ang pinagsama ng Diyos. Magkaiba po ang anal ng sa divorsan. Ang anal na po, yung ikinasal, halimbawa sa ating simbahan, pero mayroong sikreto o may lihim na ginagawa o hindi pinagtapat. Ibig sabihin kayo, hindi valid yung inyong kasal. Halimbawa, kinasal kayong mag-asawa. Pagkatapos, hindi pinagtapat ng lalaki na may lihim siya. At biglang nahuli mo, nang buksan yung kwarto, ubos na yung lipstick mo at makeup mo. Hindi pinagtapat. So, kung pwede kang mag-file ng annulment of marriage. Kasi, hindi sumasang-ayon ang Diyos sa kasinungalingan kapag pinagtapat sa isa't isa ang nagpapakasal. Mahina. Kaya magkaiba po yung annulment. At saka sa annulment of marriage, nasa sa Biblia, alin lang ang pinapayagan na mapawalang visa, unfaithfulness. Kapag ang babae hindi naging tapat sa isa't isa. Ha? Halimbawa, mag-asawa kayo at nag-upload ka tapos yung iyong kumpari pinatulan ng asawa mo o yung security guard o yung driver mo na wala yung faithfulness. Yan. Kaya mahalaga yung faithful. You are faithful. Number two, pangalawa, pag-unity. Sabi ng Bible, true unity is always guided by the Holy Spirit. Ang tunay na pagkakaisa ay tulot dahil sa gabay ng Espiritu Santo. Sabi ng verse 28, makikinig kayo. Sabi nito ng verse 28, mga kapatid. Sabi niya ito, tandaan ninyo, ito, maaaring patawarin ang tao sa lahat ng kanyang kasalanan at paglapastangan. Ngunit, ang sino mang lumapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran. Bakit na ba dito ni Jesus? Sabagat yung ginawa ng mga religious leaders na pagbintangan siya ay kasalanan sa Espiritu Santo. Dahil si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Pag tayo ng respeto sa Diyos, nagkakasala tayo sa Espiritu Santo. Kapag tayo din ang respeto sa katawan ng dugo ni Kristo, kapag tayo nagkukuminyon at hindi ka sumasampalataya roon, pero sinasabi mo katoliko pa, pero hindi naman pala, nagkakasala. Sabi ng 1 Corinto 11, kapag tumatanggap ka ng katawan ng dugo ni Kristo, pero hindi naman pala kayo sumasampalataya roon, at ang paniwala mo, tinapin mo naman yan. Ang hapon ay papatong sa iyo. Amen. So, ang unity, pangalawang pinutukoy ng Panginoon,
It is unity in accordance to the guidance of the Holy Spirit. Totoo ang pagkakaisa sa pamilya, sa ganitong samahan, nagiging totoo dahil sa gabay at tulong ng Espiritu Santo. Amen po. And finally, kasi 6:45 na. And finally, number 3. Ang sabi ng Bible, number 3, bilang Kristiyano, as Christian, we are called, tinawag po tayo ng Diyos to commit ourselves into unity. Tinawag tayo bilang Kristiyano para italaga natin sarili sa tunay na pagkakaisa. Hindi yung kanya-kanya. Ha? Kapag kanya-kanya po, yun yung sinasabi ron. Kay Mexibol, nakakabagi. Kaya ang nais ng Panginoon, ipakita natin ang pagkakaisa sa tahanan, sa pamilya, sa pagiging sa pamayanan. Kapag maganda at maayos ang pamilya, may magandang barangay. Kapag may magandang barangay, may magandang bayan. Kapag may magandang bayan, may magandang siyudad. Kapag may magandang siyudad, may magandang probinsya. Kapag may magandang probinsya, may magandang bansa na nagkakaisa sa gabay at tuloy ng Espiritu Santo. Amen! Sino sa inyo ang gusto makipagkaisa sa Diyos? Tayo na kayo, kasulang na tayo. Tayo na kayo, taas niya mataas na mataas. At inyong mga kamay, sabi ng Panginoon Jesus, tawarin po ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan mula po sa aking pagbabata hanggang sa kasalukuyan. Lalo dikit, Panginoon, minsan po, ako po ay nagiging dahilan ng pagkakabahabahagi. Kaya mula po ngayon, itinatakwil ko sa Satanas at ang kanyang mga gawain. Itinatakwil ko ang lahat at alam niya at ang kanyang mga kampun. At simula ngayon, Panginoon Jesucristo, ikaw na lamang ang siyang masusunod sa aking buhay. Kaya, Panginoon Jesus, inaamin ko po na ikaw ngayon ay nasa sa aking puso. Panginoon Jesus, sa iyo lamang kami magtitiwala. Thank you.
the presence of the Lord. And of this moving right now, na ginagawa ko siya sa atin ngayon. At dumadaloy ang kanyang kapagalingan. Pinagagaling ka, pwede mo ka ng damad. Pinagpapala ang iyong puso. At nakikinig ka ng iyong pamilya. Pinagpapala na ang bawat pamilya na kakausin. At pinagpapala na ang kanyang gawain kapag nandun ang pagkakas. Panginoon, nagtitiwala ko ng gusto. Nalalala ko yung sinasalita. At alam ko kung nagkapagiging tumatayo sa aming mga katalo. Kung ating doon ang pangay sa inyong puno at nabihin niya ang pangyayin ng Diyos. It's the power of the Lord. It is His will that brings unity to everyone. Today, ang iyong mga people na nasa'yo. May magtiwala na Diyos, magpasa na lahat ng ito at magamit ko sa kapalamunan ng mga bagay.
ibabalik mo sa akin. Siksikling ka ni Maapaw, Lord, as you say, give thanks with a grateful heart. Habang ito-offer na yan natin sa Panginoon. Habang sumasayang